28 and RVD 2022 Recon Round 2. Siwa ni William L. Ferrer. Horror Survivor. Nagising akong tila madilim ang paligid kahit umaga at tirik na tirik ang araw. Balita sa buong bayan ang pagkabangungot at hindi pagising ng mga tao gabi-gabi. Araw-araw ay daan-daan ang hindi na nagigising. Marami ring kaso ang nakatulog sa pagmamaneho at hindi na nagising pa. May ilan din namang nawala na lamang sa kanilang kinahihigaan pero naiwan ang kanilang damit. Sa takot ay wala nang gustong matulog. Nangangayayat na ang marami dahil sa misteryosong pangyayari na ito. Si kamatayan! Si kamatayan! Ang huling mga salitang binibigkas ng mga biktima ayon sa mga saksi bago sila bawian ng buhay. Habang tumatagal ay mas marami ang namamatay. Mas lumalaki rin ang takot ng mga tao. May mga nagsasabing isang kulto ang may gawa nito. May mga nagsasabing may kung anong virus ang pumasok sa utak ng mga tao kaya sila nakatutulog at hindi na nagigising pa. May mga nagsasabi rin na parusa ito ng mga Diyos o mga engkanto. Iba't ibang bersyon, kanya-kanyang haka-haka. Bagaman iba-iba ang pananaw, nagkakasundo ang lahat na malaki itong problema ng sangkatauhan. Magdasal na lang tayo para hindi tayo maging biktima. Ang sabi ni Nanay, nagtatanim siya ng lakas ng loob sa pamilya namin kahit mahahalatang siya man ay takot din. Sa kabila ng takot ng mga tao, gabi-gabi pa rin akong natutulog na tila walang banta. Kagaya ng iba, takot din akong mamatay. Pero mas nangingibabo sa akin ang pag-uusisa. Mayroon sa loob ko ang nagsasabing sana ay maranasan ko ang nangyayari sa mga biktima bago sila mamatay dahil sa bangungot. Para mawala na ang napakaraming katanungan sa isip ko. Sa gabi-gabi kong pagtulog ay wala namang nangyayari sa akin. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, ay nakatulog ako ng maaga kinagabihan. Pagising ko, tila nasa ibang lugar ako. Napunta ako sa isang lugar na wala akong ibang makita kundi itim na usok at kawalan. Patuloy akong naglakad. Naririnig ko ang mahihinang pagtangis at malalakas na mga palahaw. Mas lalong nagpadilim sa paligid ang kanilang mga pag-urangal. Isa, dalawa, kaliwa, kanan. Mabagal ang aking paghakbang, parehong naninigurado at kinakabahan at sa kung anuman ang nagbabadya. Saan ba ako patungo? Hindi ko alam. Ang bawat paghakbang ay tila paraan para makatakas o paraan para mamatay. Nangangapa ako. Wala akong alam sa nangyayari. Sa kabila ng lahat ng pangamba, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Habang papalayo ako sa kawalan ay unti-unting nawawala ang usok. Mas lalong lumakas ang mga iyakan at hiyawan. Mga panaghuy na parang wala nang katapusan. Sa patuloy kong paglalakad, unti-unti kong nakita ang mga kaluluwa.
May mga nakaupo, may mga nakatulala, may mga tila balisa at aligaga. Umiiyak ang marami dahil sa mga boses na gumugulo sa kanilang isipan, na kahit ako may naririnig ang mga yun. Walang anong-ano'y pumailan lang ang mga pag-aatungal at pag-aalulong. Marami, iba't ibang halo-halong mga tunog at iba't ibang mga hayop at mga halimaw ang naririnig namin nagbibigay ng kilabot sa buong dimensyon kung nasaan kami. Kagiyat na pabalikwas ang mga kasama ko. Nandiyan na! Nandiyan na sila! Kitang-kita sa kanilang mga mata ang namuong takot. Aligaga at nanginginig silang nagtatakbong papalayo. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko sa loob ko. Pero nakisama na rin ako sa kanila at tumakbo papalayo sa kahit saan. Makalayo lamang sa alingasaw na nagbabadyang panganib. Patuloy ako sa pagtakbo. Tumakbo ng mabilis at buong liksi. Hinihingal ako at ramdam ang pagkapagod ng mga binti ko. Pero alam ko na hindi ako dapat tumigil para sa buhay ko. Alam ko sa sarili ko na isa na ako sa mga maaaring maging biktima ng bangungot o agarang pagkawala. May panandali ang benepisyo, ang pagpapahinga, pero maaari iyong magdala sa akin sa kamatayan. Karipas pa rin ang takbo ko nang marinig ko ang tila paglapa ng halimaw sa mga kaluluwa. Wala akong dapat sayangin na oras dahil ang bawat segundo ay mahalaga para mabuhay. Sa gitna ng mga tanong ay napasulyap ako sa likod habang tumatakbo. Doon ko nakita ang mga halimaw. May mga itim, lila, berde at may iba-iba ang kulay. Napakarami nilang mata at mga bibig at mahahaba ang kanilang mga kuko at mga buntot. Mabibilis silang tumakbo. Nilapa ng mga halimaw ang mga kaluluwang kanilang naaabutan. Tila gutom na gutom sila sa pagkain sa mga kaluluwa at matapos nilang lapain ay pumasok sila sa loob ng mga kaluluwa at parehong sumabog at naglaho ang kaluluwa at halimaw. Patuloy sa paglapa ang mga halimaw at paunti-unti na rin nauubos ang mga kaluluwang kasama ko. Patuloy ako sa pagtakbo at hindi ko na malaya na ako na lang ang natira. Hinihingal na ako at hindi ko na yata kayang tumakbo pa. Tumigil ako sandali at lumingon muli sa likod ko. Nandun ang halimaw, nag-iisa. Kulay itim at nanlilisik ang kahiramin niyang mga pulang mata. Naglalaway ang kahiramin niyang bunganga. Sumugod ang halimaw patungo sa akin at handa na akong lapain nang nakaipon ako ng katapangan at nabigyan ko ito ng isang suntok na agad nitong ikinasakit. Patuloy kong binugbog ang halimaw at patuloy din sa pagsunggab sa akin. Lahat ng galit na naipon ko ay binuhos ko sa kanya. Buong lakas kong tinusok ang kanyang mga mata hanggang sa napasuko siya sa sakit. Unti-unting natumba ang halimaw at umusok ang kanyang katawan hanggang sa unti-unting naglaho parang bula. Nang mapatay ko siya, ay agad na may lumabas na butas sa di kalayuan. Nagliliwanag ito. Ito na kaya ang daan pupunta sa realidad. Sa di kalayuan ay narinig ko ang huni ng napakarami pang halimaw. Papunta na sila sa akin. Nagmadali akong nagtatakbo at pumasok sa liwanag. Hindi pa ito ang wakas.
ang narinig kong sabi ng tinig pagpasok ko. Nalaki ang mga mata ko, namanhid ang aking kabuuan. Nangulubot ang mga balat ko hanggang sa maging butot balat na ako. Isang itim na santana ang lumukob sa akin at isang kalawit ang agad na umiral sa kaliwang kamay ko. Unti-unting nagkaroon ng itim na usok sa buong paligid. Tapos na ang sumpa sa daigdig. Ang sabi ng makapanindig balahibong tinig, mayroon na tayong bagong kamatayan.